pag gustong malaman ng lahat is kung gagamitin niyo rin pa rin po ba yung Eat Bulaga, because yun nga in your previous interviews sabi niyo po yung creator is the owner. Sa akin kasi, Marinel, I believe, no? Kahit ano ba yung nagtatalo yung mga abogado dyan, no? Pero yung nagtatalo, hindi nila alam yung ano eh. Hindi nila alam yung mga nakafile eh. Kaya nakakapagsalita sila ng ganun dahil akala nila tape lang ang nagfile eh. Yun lang ang alam nila eh. Pag nagre-research kasi, pag nag-research ka sa IPO, online, hindi mo makikita lahat unless yung talagang ikaw eh first-hand na doon. So, sa akin, I feel that we're backed up by history, ang kasaysayan ng Eat Bulaga at kasaysayan ng television noong 1979, and we're backed up by jurisprudence. The law, the Supreme Court jurisprudence, even the Supreme Court jurisprudence in the United States, which sometimes say, binabalikan natin yun pagka walang example dito sa atin. Ano yun? Maliwanag na talagang the point of creation, the time of the creation, the moment of creation, yung owner, the creator, is the owner with or without a copyright. Siya yun, unless ibinigay niya or pinagamit niya na sige, gamitin niyo, o binibigay niya or pinahiram niya. Then, it's a different story. But walang ginagawa si Joey ganon. And we have been adopted co-owners ni Joey. Kaming dalawa eh. Ipik at saka ako eh. So, wala kami pinagbibigyan eh. So, 1979 yun. So, ngayon, ang tape incorporated, 1981. Nung gawin. At yung mga members ng board nila nung 1981, hindi yung mga members ng board nila ngayon na nang-aangkit. Iba. Yung members ng board nila ngayon, noong 1981 sila eh. Noong 1981, nung pumasok ang Tape Incorporated, yung mga board members ngayon, yung member nila ng board, yung isa hindi pa pinapanganak. At yung isa, 10 years old. So, hindi sila, wala sila sa board noong araw. Pagkatapos, at sinasabi nila, hindi kasi, ano eh, naisahan daw kami, sabi ng isang abogado, kasi daw, nagrehistro ang tape. Nagrehistro for merchandising, for goods, noong 2011. Na-approve noong 2013, kaya ngayon 2023, mag-i-expire. Ano? Oh. Sabi nila, wala naman daw nag-object. Paano may mag-object? Tinago nila sa amin. Paano may mag-object? Hindi namin alam. Doon pa lang, talo na. Because you registered it in bad faith. Opo. Hindi mo pinaalam sa mga may-ari eh. Eh ngayon, nung malaman namin ganun pala, ate ko muna, wala pala, hindi pala matinong usapan ng labanan. Nag-file kami ganun doon sa tama, which is Section 41. Wala sila doon. Kami ang nakaregister sa Section 41, which is entertainment services. Mm-hmm. Ay, sino ngayon ang tama? Oh. Pero Tito Sen, is it safe to say na Eat Bulaga pa rin ang mapapanood sa TV5 in July? Gusto namin hangga't maaari. Kaya we'll see how the intellectual property office or if we bring it to court, no? We might ano? Let's see how what happens. Basta ako naniniwala na pati mga kababayan natin, alam nila kami may-ari ng Eat Bulaga. Yung pangalan ng Eat Bulaga. Sila may-ari ng tape. Pero si Tony Tobiera kausap namin all the while eh. Yes. Yeah. Yun ang ano eh. Yun ang, kaya lang, anyway, now that we have struck a deal with MediaQuest. MediaQuest. You know, we're moving on. Okay na yun. Yung tape, kaya mo na dun. Doon na sila sa, ano, doon na sila sa kasaysayan. Ang ganda po ng quote ninyo, we're moving on. Oo. Oh. Kasi nga, we're moving on. Kasi ang target namin, go for gold. Yes, opo. 50 years. 50 years. Oo. Oh. Mm-hmm. Sabi ba, sabi nung chairman nila, eh kasi pagka mamatatanda na, dapat nire-retire na. Kaya nire-retire si Tony Tobiera. Yung mga matatanda na nire-retire.
Ikaw ba kung makakaabot ka ng 50 years ng television, magre-retire ka? That's the goal, tama. 6 na taon na lang eh. Mm-hmm. Di ba? And you will be doing history. Mm-hmm. You will be part of history. Hindi ba nakakatuwa yun sa Pilipinas? Kasi in the whole world, there is no other show that has stood strong for 44 years.